Stephen Curry, mga idol, isa na nga ang college graduate. Balita ngayon natapos niya na nga daw ang kanyang huling semestre sa kolehiyo at ngayon ay gagraduate na nga siya. At ito nga, mga idol, ang video clip mula sa graduation ceremony na ito nila Steph. Wardell Stephen Curry II. In absentia. At sa ating next balita naman, mga idol, ito nga ang mga Mavs player. Matapos ang kanilang pagkapanalo ay inasar naman ang mga fans nitong Phoenix Suns at inatrol pati na rin ang kanilang mga player. Panoorin natin to, mga idol. Next balita naman tayo, mga idol. Charles Barkley may prediction agad sa mga yayari sa Western Conference Finals. Ayon nga sa kanya, mga idol, tatalunin ng Dallas Mavericks ang Golden State Warriors nang dahil nga, mga idol, mas magaling nga daw ang team ng Mavericks pagdating sa small ball at wala nga daw player ang makakapigil sa Warriors dito kay Luka Doncic, lalo na kapag itong si Spencer Dinwiddie at si Jalen Brunson ay nagpatuloy ang magandang paglalaro. A very tough team to beat nga daw ang team ng Dallas. Kaya naman etong si Charles Barkley ay naniniwala na ang team ng Dallas Mavericks ay uusad sa NBA Finals. Pero ayo, mga idol, ano bang magiging prediksyon nyo sa harapan ng team ng Warriors at ng Mavs? Sa tingin nyo ba etong si Stephen Curry, Klay at si Dre ay kayang talunin at patawbin ang Dallas? Or mahihirapan nga sila dito kay Luka Doncic at pati na rin ang kanyang mga kasamang sila Bronson at si Dinwiddie? Komento nyo lamang, mga idol, Golden State Warriors ba or Dallas Mavericks para sa Conference Finals Championship? At sa ating panghuling balita na nga, mga idol, ay isa na namang trade proposal, trade scenario para sa team ng Lakers. Kung saan ibabalik nga nila muli itong si Westbrook sa team ng Wizards kasama ang 2025 first round pick at pati na rin ang kanilang first round pick sa 2027. Marireceive naman nila ang kanilang former player na si Kentavious Caldwell-Pope at si Kristaps Porzingis. Yan nga, mga idol, ay isang mock trade para sa team ng Lakers. Parang idea lang kung ano ang pwede nilang gawin sa offseason. Pero nga, mga idol, ang mga Lakers fans ay hati sa opinion pagdating sa trade na ito. Yung iba isang ayon dahil makukuha nila muli ang kanilang 3&D player na si KCP at kasama pa nga ang The Unicorn na si Kristaps Porzingis na siguradong magiging magandang fit nga daw para kay AD at kay LeBron James. Isa na namang lob threat, mga idol, at isa pang 3-point threat. Kaya nga para sa iba'y makakatulong nga daw etong si Kristaps Porzingis sa spacing ng Lakers. At yung iba naman, mga idol, ay hindi sang-ayon dahil ayaw nga nilang ibigay ang kanilang first round picks dahil yan na lamang ang natitira sa Lakers. Kapag tinrade nila yan, mga idol, halos lahat ng kanilang first round pick ay naibigay na nga nila. Pero kung kayo nga, mga idol, ang tatanungin, sa tingin nyo ba fair trade ito para sa Lakers at Wizards? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balita ng NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!